Medyo matrabaho gumawa ng traditional kare-kare. Kaya today, may diskarte tayo para maging simple ating kare-kare. Let's start cooking! This recipe is part of the Simple Diskarte Cookbook. Now available in Lazada, Shopee, National Bookstore, and Fully Booked. So nagpapakulo na tayo ng ating baka para maging malambot. Ito yung gamit ko today, purong laman. Pero pwede ka din maghalo ng gusto mo ng balat, tuhod, buntot, at walya. Yan, malambot na siya. Pwede mo itong lagyan ng beef stock para mas maging malasa. Ang next ating gagawin, gagawa tayo ng annatto oil. Ito yung pangpakulay ng ating kare-kare. Konting oil, golden fiesta canola oil yung gamit natin. Lalagay tayo ng mga 1/4 cup to 1/2 cups of canola oil. At lalagyan natin ng ating achuete. Mayroon nakapack na achuete seeds. At bago pa uminit yung ating mantika, lalagay natin yung annatto seeds natin. Ito din yung gamit sa pagkulay ng ating chicken inasal. Discarded time! Ito, discarded tip. Pag gumawa ka ng annatto oil, damihan mo na para isang beses ka na gumawa at gamitin mo every time you need it na ready to use. Hindi natin piniprito yung ating annatto. Ginagawa lang natin, kinukuha natin yung kanyang kulay. Look at that, no? So, mas maraming seeds sa oil para very intense. So, pag gumagamit ka ng annatto oil pang pakulay, hindi mo kailangan lagyan ng sobrang daming oil, no? Kasi very intense yung kulay ng ating ginawa. Yan, ang bango na ng ating oil. Tatabi natin. So, isi-strain natin, sasalain natin yung ating very orangey annatto infused oil. Sisimulan na natin yung ating kare-kare sauce. Very important, gamit natin yung sabaw ng ating pinaglagaan ng baka natin, no? You can enhance the flavor with whatever you want. And unang-una, magigisa tayo to assemble the sauce. And igigisa natin yung ating bawang at sibuyas. Eto, pag nagigisa ka gamit yung inyong annatto oil, hindi pwede maging sobrang mainit yung inyong mantika kasi masusunog yung kanyang pigment at mamumutla, mawawala yung pagka-orange niya. No? So, dapat medium heat lang, hinay-hinay lang tayo mag-isa. Yan, naluto na yung ating sibuyas at bawang, nag-isa na siya. Lalagay natin yung ating harina. Yung harina natin, lulutuin natin siya sa ating annatto oil, no? Para maging thickener. Very non-traditional. Magagalit yung iba, bakit ganyan? Hindi naman yan tama. So, hindi muna natin siya tawagin kare-kare. Tatawagin natin siyang karuks-karuks. Kasi gamit natin roux, di ba? And lalagay na natin yung ating sabaw. Katas, ang ating broth, beef broth. So, pag nilagyan mo to ng tubig lang, wala masyadong lasa, di ba? So, para ka nang naglaga lang ng iyong baka, nagluto ka ng nilaga, nagpalambot ka, isang diskarte mo din, maglaga ka na ng baka marami, yung kalahati i-serve mo as nilaga. Yung kalahati, gagawin mong kare-kare. Pwede mo din gawing kaldereta. Pero nakatipid ka kasi one time laga, one time palambot ng ating meat, di ba? And to get that peanut flavor, may peanut butter. Yan. Hindi naman traditional, pero sometimes talaga. Tayo-tayo lang kakain sa bahay. Ay importante makakain tayo ng masarap, no? Now, lalagay na natin pati yung ating karne. May konting tabaw. Yun ang magpapasarap talaga. And damihan na natin ng sabaw para kare-kare is life. And ang isa pang importanteng sangkap ng ating kare-kare, ano? Puso ng saging. Buti pa yung kare-kare. May puso. So, slice natin. Ang gamit natin, ito, nilaga na ito ng konti. Outer layer, peeled outer layer. Ganyan. Slice are puso ng saging. Pwede naman itong topping. Pero ako, gusto ko yung gulay kasi nakahalo sa aking sauce. Kasi masasarap yung sauce. Add it to our pot. Huwag natin kalimutang timplahan. Importante, may lasa yung ating sauce. No? Season with our patis, dato puti patis, para mas malinamnam. So ito, meron tayong talong. I will slice my talong.
cut natin diagonally. So, halo na natin dyan lahat ng vegetables. Yan. So, meron tayong talong. Add it there. Dapat, hinugasan nyo yung vegetables nyo, ha? And, meron tayong sitaw. Long beans, di ba? Maluluto na yung ating talong. And last but not the least, lalagay natin ng ating pechay. Wala na. Takam na ako. Sigurado akong takam na rin kayo. Di ba? And luto na siya. And ewan ko, mas gusto ko yung kare-kare na kinain the next day. Alam mo, yung na-ref na siya, natira, na-ref na siya, then initin mo the next day, parang ang sarap niya. Parang ito yung ulam na everybody happy, no? And ito na. At may kulang. Bagoong. At may kulang pa. Yan ang perfect. Dito na ako kukuha. Hindi tikim. Kain talaga. Wow, ang lambot ng baka. Kulang ng sauce. Alam mo, kahit sauce at saka puso ng saging lang, pwede na, di ba? Nakaka-happy. Actually, so pwede mo nang gawing regular ulam mo sa bahay, ang kare-kare. Pag ganito ang discarte mo, kasi napaka-simple, para ka nang nagliraga, then gumawa ka ng sauce. And tapos, may kare-kareng baka ka na. At ito na, ang ating simple discarte recipe, ang kare-kare simple!